kang ano ko ko. Huwag ka sana magbago. Magbalik tanaw ka kung saan ka nanggaling. Ilan naman yun eh. Huwag mo nang hintayin na ibang tao magpaalala kung saan ka galing. Ang sakit nun, masasaktan ka lang. Dating cameraman ng ABS-CBN. So, ito po, pinag-isipan ko na matagal bago ko ginawa itong pag-relator ng video para maihayag sa loobin namin at ang aking mga kasama na nag-demanda sa ABS way back 2002. So, ito po yung mga ebidensya na kurayin sa cameraman lang ang nag-empleyado nila. At ito ebidensya na si Kuya Martin ay minsan kasama ko sa mga projects. Sa Hong Kong po yan. So, yan po. So, alam naman natin na lahat tayo, kahit pa paano, magkaroon ka ng souvenir, kumukuha tayo ng larawan. So, souvenir ng ibig sabihin, nakarating ka sa isang lugar na hindi ka nararating at nakasama mo yung mga tao, importante sila. So, kahit pa paano, tagal na ako kami nagkasama ni Coco Martin. Tapos, nagawa pa ko namin yung pelikula Noy bago nanalo ng pagka-presidente si Noy Noy Aquino. Isa ako sa mga nag-camera ng pelikula Noy. Ito po, napanood ko kasi yung dahil sa napanood ko yung video ni Coco sa mga Kim Chiu at mga ibang mga artista, naisipan kong sagutin siya. Una-una, sir, ikaratatan ako mong salita dahil katulad sa atin yung panahon na dinimanda namin ng ABS. 1997, naging cameraman ako hanggang 2002. Wala po kami binibisyo. SSS Pag-ibig Pinker. So karamihan ng mga kasama ko na tumagal na ng dekada, higit pa, ay ganun din mga binibisyo. So sila ay sumama sa akin. Bago po ako nagdimanda ng 2002, nilapitan ko yan. Sila Noli De Castro, Fred Filon. Okay. Sila po yung mga, kumbaga nagpaalam ako, nag-abiso ako na, sir, tulungan niyo ako kasi nagpa-file po ako ng case kasi hindi pa ako nare-regular. So yan yung mga ebidensya. Nakasama ko si Kabayan. Ayan po po yung nakabandana. Ayan po kami si Kabayan. Ayan po ako nakabandana. So matagal na ako ito. This was siguro nung panahon na tapos ang pagka-vice president. Nilapitan ko yun siya. Yung mga kilala natin ang anchor, nilapitan natin. So ang naihayag nila sa'yo, sige, karapatan mo yan, ganito. Na mag-demanda na. So ginawa nga natin ang pag-demanda ng 2002. Okay, ongoing yung case, hindi kami tinanggal sa kumpanya. Nanalo kami sa Court of Appeals, umabot na hanggang 2010. 2010, doon, inalok na kami ng kontrata na kumbaga, pag hindi ka pumirma, out ka sa kumpanya. Choice mo yan. Gusto mo manatili. So, syempre, sayang yung tenure na tinagal namin. Ang inihiling lang namin ay maging regular na empleyado. Dalawang uri yung kasi na empleyado meron dyan sa ABS. Isang regular na may union na rank and file union at kaming mga talent na which is kung ano yung trabaho ng regular, yun din naman ang trabaho namin. So kami yung sinasabing talent. Now, titignan mo yung batas, walang salitang talent. Dahil hindi naman kami sumasayaw at hindi naman kami artista o kumakanta, kundi ang hawak namin ay camera. Ang ibang kasamahan ko, hawak nila ay ilaw, CCU, OB band, driver, sa mga ganun nga po. Sa batas na kinagisnan natin na after 6 months, dapat regular na empleyado ka. Yan ay batas pa ni Marcos. May 13-month pay ka. Iyan ang mga dapat na benepisyo na matanggap mo. SSS Pag-ibig Pinker. So, inilaban namin yan. No? 2010, sa pilitan kami tinanggal. So, nangyari, nung tinanggal kami, nagtayo kami ng picket protesta. Ang kaso namin ay umakyat na ng Supreme Court dahil umapila sila. Hindi nila kami sinettle or nakipag-usap. Hindi sila nakipag-usap.
Ngayon, Coco Martin, Kincho at iba pang mga artista. Noong panahon na yan, alam nyo na kami ay illegal na tinanggal. Asan kayo? Nasaan kayo? Ganun din ang panawagan ko sa mga direktor dyan at sa mga kapwa ko manggagawa dyan sa mga. Nasaan kayo? Diba? Unang-una, walang social media noong panahon na yan. No? Walang senador na pumoprotekta sa amin. Kundi ang baon lang namin, pasensya. For 18 years, ngayon lang napag-usapan yung kaso namin. Kaya kalokohan ang sinasabi nyo, pinapatay ang press freedom. Dahil kayo ang pumapatay ng press freedom. Yung kaso ko, ng grupo ko, 18 years na tulog yan. Hindi gumawa ng ingay. Marami sa mga bashers naglabas. So, ba't ngayon lang kayo nagreklamo ba? Kasi hindi nila alam. Kaya malaking pasalamat ko sa social media, alam niyo kapatid, na ihayag ang katotohanan, lumabas ang katotohanan. Ano ang pinag-iba namin na 100 plus kaming illegal na tinanggal, pinakain sa magagarang hotel, at pagkatapos pinakain, mabusog. Ang iba nagbihis pa, talaga nagkontodo, postura pa dahil akala nila, wow, parang ano na to ha, parang promotion to. Pagdating sa hotel, pagkatapos kumain, tataka siya, bakit may mga security guards sa mga gilid niya. Biglang ito, lalatagan siya, sorry, wala ka na sa kumpanya. Tama ba yun? Apat na hotel yan. 2,500, 300 plus na manggagawa dyan sa ABS ang illegal niyong tinanggal. Karamihan dyan, rank and file, na dahil redundant or kung anong mga katwiran niyo, pero nabayaran niyo sila. Kami, ako as talent, tinanggal nyo kami ng wala. Wala kami nakuha. Ito, ang katwiran nyo, bakit na pinasara ang ABS sa gitna ng COVID? Kami, tinanggal kami sa araw ng Kapaskuhan. Nagpasko kami ng tuyo ang nasa mesa, pero masaya pa rin kami. Dahil sa prinsipyong ipinaglalaban namin. Ganun lang kasimple yun. Alam mo, Coco, ang mabigat kasi sa iyo, yung dami mo sinasabi, ilang gato. Alam mo, para kang bata. Para kang ano eh, para kang manok na naglilimlim, na binugaw, nagtatakbo, putak na hindi mo alam ang sinasabi mo. Dapat bago ka magsalita, tinimbang mo muna lahat. Sa panahon na ito, hindi lang ikaw ang apektado at walang trabaho. Huwag mo idama yung buhok. Kung mamamayan, huwag mo idamay lahat tayo. Ikatuga ako, wala na ako trabaho ngayon. At hindi kayo pinasasara. Hindi kayo pinasasara. Panandalian lang. Bakit hindi mo kalampagin ang boss mo na si Gabby Lopez at sabihin mo, sir, kawawa naman yung mga tao natin. Abay, ayusin natin to. 2004 pa. 2005. Dumaan na yung administrasyon ni Noynoy. Noy. Tapos ngayon, magkukumawag kayo. Okay. Yan, legal basis na yan. Wala na ako kinalaman dyan. Pero naiintindihan ko siya. Pero hindi ako abogado para husgahan ko at magmagaling na bigla-bigla na lang may mga lumalabas na abogado dyan. Ang sa akin lang, concern ko bilang manggagawa. At yung kaso kong gumawa ng ingay ngayon, 18 years nang natulog. Ngayon, ang gusto nyo mangyari, i-revoke, tanggalin ang, i-abolish ang MTC, ganito, ganyan. Ano pang klaseng pag-iisip yan? Nung una, sumisigaw tayo ng katarungan at magkaroon ng batas, may patupad sa lahat, ganito, walang pinipili, mayaman o mahirap, eto na yun. Hindi kami nagdidiwang dahil sarado ang kumpanya nyo. Sorry, mali kayo dahil siguro ganyan kayo nung panahon namin na tinanggal kami sa kumpanya. Hindi ko kami nagdidiwang. Nagdidiwang ko kami dahil may batas na nai-implement, na may batas na may pangil na sinusunod para ma-implement. No? Para, ibig sabihin, mapasunod ang mamamayan. Nagkaroon tayo ng magandang
kumbaga, walang pinipili mayaman o mahirap. Ito nga eh. Ang driver nga lang pag pinara ng MMDA at pasok ang lisensya eh. Walang rehistro eh. Automatic yung sasakyan, bibit-bitin eh. I-impound eh. Kumpiska yung lisensya eh. Anong pinag-iba nila sa inyo? Dahil bang malaking kumpanya kayo, marami kayo natutulong. Bakit hindi ba kayo pwede tumulong nang kahit na panandali ang sarado ang kumpanya nyo, kung talagang bukal sa kalooban. At pangalawa, hindi utang na loob ng mamamayan. Ha? Huwag kang manumba. No? Huwag kang manumba. Eh, litik na yan eh. Ilang araw ka pangalang nakakwarantin na dahil sa COVID, wala tayong labas eh. Pambihira ka. Parang hindi ka ka-industriya. Nagngangawa ka na ng ganyan. Hindi mo na naisip. Sana inisip mo yung mga utility natin sa industriya. Ha? Yung mga stuntman na minsan pinagsalita mo na hindi maganda. Yung mga grupo ni Tatay Pal Iglesias. Alam mo, Coco, ang daming problemang binanggit sa akin si Kuya Boy Roque. Ha? Si Kuya Boy Roque, ang daming kinuwento sa akin. Ha? Dahil nakasama ka niya sa trabaho. Kung anong klaseng ugali meron ka. Pati pagbuhos mo sa mga utility. Yung, alam mo, ito ah, mga kababayan. Si Robin Padilla, ako natutuwa ko rito kay Idol Rob. Minsan na nakasakit yan dahil syempre, sparring, nakatama yan. Pero makikita mo si Robin Padilla, inaalin niya, humihingi siya na tayo, sorry, pasensya ka na, napuruhan ba kita, nasaktan ka ba? Kasi nangyari, trabaho. After later on, parang nilalambing ni Robin niya, maya-maya, pasensya ka na. Eh, kumbaga, pampalubag loob ang tawag loob. Pampagaan ng kalooban. Yan si Idol. Ikaw, nakarating na balita sa akin kasi marami nagsusumbong sa akin, mga sama. Minsan, nakapanakit ka. Napuruhan mo yung tao. Anong binitaw mo salita? Ito, base sa kwento ng stuntman sa akin. Ha? Base sa kwento ng stuntman sa akin. Ang sabi niya, alam mo sinabi? Ah, pasensya ka na, hindi ako katulad ng isang tao dyan na kapag nakapanakit, eh humihingi ng tawad at nag-aabot. Hindi ako gano'n. So ano ibig sabihin nun? So paninindigan mo na na gano'n ka? Well, okay lang yun. Kita naman eh. Nung mag-run ka eh, lintik na yan eh, basagan ang mukha ang sinasabi mo. Eh bakit hindi mo panindigan? Ay, pwede kitang tapatan, dalawa sa anak ko, mamili ka kasi sa akin, hindi ka mahirap magbitaw ng salita. No? Huwag ganun, Coco. Kasi, ang pangit eh, iniidolo ka ng hindi yan si FPJ eh. Hindi ganyan ang karakter ni FPJ. Hindi ganyan. Maraming magpapatunay niya na hindi ganyan si FPJ. Malumanay siya. Okay, punta naman tayo dito sa rule of law. Ang ito, bilang mamamayan, bilang pananaw ko, bilang ordinaryong manggagawa at masa. Rule of law. No one is above the law. Ang pagkakaintindi ko dyan, sumunod lang tayo sa batas. At implement, ipatupad ang batas. Ganun lang kasimple. Ang mahirap kasi sa atin, maraming kesyo ganito, may pandemya, ganito, pat ngayon pa sinarado, bakit? Eh yung nagmumotor nga lang dyan, nakita yung angkas yung frontliner na nurse, eh, hinuli. Di ba? Hinuli siya eh. Kasi nilabag niya yung batas. Samantalang in good deeds, gumagawa siya ng maganda. Ihahatid niya kung saan papunta yung nurse na yun. Maraming kasong ganun. Doon nangyari. Siya hinuli. Tapos kayo, dahil sa naging paso na yung prangkisa nyo. Sabihin nyo, sana nagkaroon ng konsiderasyon after ganito. Pag may batas tayo, huwag nyong baliin niya na ibig sabihin, pagpaso na pala yung prangkisa na sasakyan ko, ha, mga senador, pagpaso na pala yung permit ng tindahan ko, eh hindi ako magano, makikiusap ko, eh hindi ho, magtitinda ako kasi wala pa akong pera pang-renew ng prangkisa. Ano, ganun ang sasabihin ko? No? Eh bago pa man dumating ang deadline, ang haba ng taon, ilang taon ang dumaan at hindi nyo naisap na asigasyo.
Bakit napasara? Simple-simple. Sino may problema? Ibig sabihin, yung lumubog na barko na Titanic, sisihin nyo yung yelo, yung binangga niyang yelo. Ah, yun ang sisihin nyo. Hindi nyo sisisihin yung kapitan at saka yung mga nakasakay doon, yung mga nagpapantay. Simple. Huwag ganun. Puro kayo sisi. Diba? Para ka namang ginutom, Coach Martin. Tapos, yung mga sinasabi mo, naghahamog ka pa kung bihira ka. Ano naman gano'n? Nakakahiya. Kasi baka may, pumatol sa'yo yung hinamon mo eh. Yung paghahamon mo eh. Baka hindi mo mapanimaigan. Diba? Baka mamaya lunukin mo yung sarili mong dila. Ang gano'n. Kaya natin, may batas na umiiral. Noong panahon, alam mo sa totoo lang, after Marcos, nawala ang batas. Ngayon na bumabalik, ayaw natin. Sumisigaw tayo ng pagbabago. Pero ayaw natin tanggapin. Kapag kayo na yung nasisikil. Diba? Sinasabi niyo, sinosuppress ang freedom of speech. Hindi ho. Oo, ngayon no, nakakapag-live ako, nakakapaglabas ako ng sarili kong opinion. Kaya salamat sa social media, salamat Byron Cristobal. Salamat Banat Bay, Mark Lopez, Idol Robin, salamat sa pagsuporta. Ako ay in behalf of my group, sa grupo namin, maraming salamat po. Tapos punta naman tayo rito sa mga artista na to. Yung mga ano, lalagay yung kamay sa dibdib, ganito, pati mamamayan, idadamay nyo. Bakit? Kumita na nga kayo sa mga mamamayan eh. Ginoyo nyo na nga eh. ABS-CBN, ginoyo nyo na nga yung mamamayan, pambihira kayo. Libreng laban ni Pacquiao at saka ni Mayweather, naningil kayo eh. Di ba? Naningil kayo, tapos gusto nyo ilagay pa yung kamay sa dibdib. May pa-post-post pa. Tama na yung kadramahan. Huwag nyo itahin. Kasi pag kumikita ABS, kumikita ba yung mga yan? Ano yan? Mga tangapagmana niya ba? Mga tangapagmana ba ng kumpanya yan? Ha? Kayong mga artista dyan? Mga tangapagmana pa kayo ng kumpanya? Ha? Ba't di na lang kayo manahimik? Hintayin nyo ang batas. Okay? Hindi kayo abogado. Ha? Ang ginagawa nyo, humihingi kayo ng simpatya. Pati yung Supreme Court, didiktahan nyo. Pambihira naman kayo. Ako ngayon, laban ng kumpanya ko eh. Ang laban ng samahan ko eh. Binipisyo at maging regular na empleyado ng kumpanya. 18 years namin hinintay yan. Until now, naghihintay kami ng desisyon ng Supreme Court. Hindi pa lumalabas. Kayo ilang araw pa lang. Wala pang isang linggo, tatlong araw pa lang. Didiktahan nyo yung Supreme Court na mauna kayo. Ano yan? Lokohan? Ba't ganun? Kung gusto nyo, sabi nyo, diktador si Duterte, diktador yung ganito. Pero, Supreme Court, o anong ginagawa nyo ngayon? Pinipression nyo na maglabas ng kesyo, nakakatulong kayo sa ganito na. Bakit? Kayo lang ba, TV station? Kayo lang ba? Hindi naman eh. May mga radio station. No? Ito, Facebook, ang dami. Ang dami paraan. Hindi naman kayo tinatanggalan ng trabaho. Kaya tigilan nyo yung kakitira ng utak nyo. Ang hirap sa inyo, nung sa inyo na sumabog yung kalokohan nyo, puro kayo paniniti. Titihan kayo ng titihan. Huwag ganun. Pambihira ako. Oh. Nag-iingay ka nang hindi mo alam ang sinasabi mo. Kesyo, pag sinaktan yung pamilya ko. Sino ba? Kahit sinong tao, pag gagawin yan, Coco Martin, huwag mo na ipaalala yan. Pambihira ka. Alam mo, ang liit ng tingin ko sa'yo eh. Alam mo, sa totoo lang, kahit gano'ng kakayaman ka, gano'ng kalaki ng bahay mo, kayaman. Alam mo, magkapit-pahilan tayo ng buntok ko. Oh. Ako, nandun ako sa Este del Sol, oh. Ikaw, nasa Balagbag ka, San Jose del Monte, nakikita ko yung liwanag ng ilaw niyo ron. Kaya tigil-tigilan mo ko. Yung sasabihin mo na, kesyo sinaktan yung pamilya,
Kahit sinong tao, iho gagawin niya. Gagawin niya sinasabi niya. Mahiya naman tayo. Merong mas maliliit pa sa atin na wala ng trabaho at walang hanap buhay. Tayo nga mga taxpayer o katulad ako, walang ayudang natatanggap. Pero hindi ako nag-iingay. Hinahayaan ko ibang makinabang. Tapos mababalitaan mo yung iba. Pinambibisyo, pinano. Pero sige lang, may gobyerno kakastigo dyan. Andyan yung DILG, andyan si Sir Martin Dino. Itong panahon ng COVID, hindi lang 11,000 ang apektado. Yung mga pinagsasabihin yung 11,000 na mawawala ng manggagamot. Milyon, pati nga kami, damay lahat tayo, damay buong mundo, damay iho. Okay? Kami nga, 100 lang kami nung way back, nung nagdemanda kami, nag-rally kami. Anong suporta nakuha namin sa inyo? Sige nga. Anong suporta nakuha namin sa inyo? Wala, di ba nga? Kaya, please lang, kayong mga artista dyan, tigil-tigil ang mga propaganda. Wala na naniniwala sa inyo. Nakakahiya lang kayo. No? Nakakahiya lang kayo. Ang payo ko sa inyo, kausapin nyo yung amo nyo, kausapin nyo yung boss natin. Alam mo, sa totoo lang, ayan o, ang daming mga footages dito. Ang mga kuha ko, ng mga nagtatrabaho ko, sa ABS yan, sa news. No? Na ang memories ko dapat dito maganda. Wow, ganda. Kasi siyempre, pagtanda natin, mga nakafile ka ng mga memories tayo. Pero hindi. Ayan o, 10 years. Ito mga puti ko. Yung mga ginto na Singsing at saka Quintas. Okay. Wala na ho, sinanla ko yun. Mula nung tinanggal nyo ako sa kumpanya, nagutom ang pamilya ko. Sinanla ko na yun. Na dapat yun, mahilig ako mangulik eh. Dapat yung itinatabi ko yun para pagtanda ko, proud ako na mayroong ganito. Tulad ng mga larawan na ito. Nga pala, marami nagsasabi sa akin, wala kang utang na loob. May naitulong naman sa iyo ang ABS-CBN. Totoo naman yun. No? Totoo naman yun. Pero take note, hindi ako nagsimula sa ABS-CBN. Sa Regal Films ako nagsimula. Alam nyo naman, ang trato sa Regal Films sa manggagawa, mas malupit. Okay, ganito po yun. Sa Regal Films ako nagsimula. Pagpasok ko ng ABS, isang taon wala akong sweldo bilang trainee kahit may alam ako sa camera. Kasi ang mga cameraman nyo, yung mga supervisor nyo na cameraman, kapag mas may alam ka sa kanila, lagpak ka. Pero kapag nakisama ka sa inuman, sa tsikahan, sa barkadahan, good ka. Ganun yun. Kaya lang hindi tayo ganun eh. Hindi natin ugali yun. So isang taon na tiniis ko. Nagtangatangahan ka kahit may alam ka. Para kunwari, naluloko pa nila. Pero hindi nila alam. Nilalaro lang natin sila sa palad natin. Sino ba naman taong isusugal ang sektang tenure niya, yung katagalan niya sa ABS? So ang nangyari ngayon dito, mga tol, sa mga kasama ko dyan sa EPS, walang pumipilit sa inyo na tayo ay mag-alsa. Kaya lang, sasakit na mga binitawan yung salita eh, na sabi nyo, i-unfriend na yung mga taliwa sa paniniwala nyo. Hindi dapat yan, ho. Usaping pananaw, dapat hanggang doon lang yun. Pero yung relasyon natin bilang magkaibigan, no? Ang relasyon natin bilang magkaibigan, hindi dapat mawala yan. Kung ano yung pananaw mo, re-respetuhin ko. Kung ano yung pananaw mo, re-respetuhin mo. Kaya alam, may mga rant kayo na pag BDS o pag ganito, na ibang saklaw ng pananaw, na hindi ano, unfriend na, hindi ko na kaibigan, kamag-anak, kapitbahay ko, bullshit. Tantado, sige mo sa gobyerno. Ngayon, magkaiba sila ng panig. Sumunod na taon, ilang taon na lumipas, pagka-alyado na sila. Kayo na naniniwala sa mga ganyan, ano, babalik pa ba yung dating mong relasyon? Babalik pa ba yung pagiging closeness nyo, yung samahan, matagal yung samahan dahil magkaiba lang kayo ng pananaw?
Huwag ganun. Usaping ano to, usaping mag-inool lang to. Usaping may prinsipyo paninindi. Pigilan niyo ako. Yung mga press freedom na yan, hindi pinatay ang press freedom. Andiyan pa siya. Di hamak na mas lumaki pa nga siya eh. Isipin mo to ha, kung TV lang ang basihan. Hindi naman lahat ng oras bitbit ko ang TV para manood ng balita. Ano, sakay ako MRT, bitbit ko TV para manood ako ng balita. Cellphone na ang gamit ko. Social media ang gamit ko. Hindi ba mainstream? Kayong ABS-CBN, kumukuha lang kayo ng balita sa social media, yung mga nangyayaring anomalya, yung mga raid na pinapasok yung mga lugar na kung saan may mga illegal. Ano madalas na kumukuha dyan? Di ba cellphone lang? Kaya please, tigilan nyo yung mga pagdadrama, yung pinapatay ang press freedom, yung mga... Wala na yan. Tsaka ako, nakakahiyak. Sipin mo ako, wala naman akong yaman eh. Ang yaman ko, prinsipyo at paninindigan. Ikaw, ang yaman mo na eh. Ang lakas mo nang kumita eh. Tapos, ganyan pang gawin mo. Mananawagan ka na mga kasama, ganito, ganyan. Paglaban yung ganito. Ang ina naman, tol. Kami nga, hindi mo na ipaglaban, demonyo ka eh. Batukan kaya kita. Tapos, maghahamon ka pa. Ang bihira ka naman, oh. May pumatol sa'yo. Sabi ko sa'yo, lulunokin mo yung dila mo. Puro ka titi. Walang titihan. Pambira ka. Guys, yun na lang muna. Medyo mahaba na. So, eto lang. May mga susunod pang videos na gusto kong ipaliwanag. Kasagutan ko lang naman to kay Coco. Tsaka sa mga artista dyan. Yan, si Juday. Kilala ko niyan. Ma'am, pasensya na po. Pero alam niyo naman ang stand ko ever since. Miss Juday, si Tito Boy, minsan nakatala sa Today with Chris at saka sa iba pang show dyan sa Studio 7. Pero hindi ko siya naging ganun ka-close. Pero ito si Coco Matna ko. Coco, tigilan mo ang daming balita na nakakarating sa akin. Mga pagbuhos-buhos mo ng tubig sa mga utility. May video ko noon. Kaya lang, tagal ko na hinanap. Panood ko yun. Huwag kang ano, Coco. Huwag ka sana magbago. Magbaliktanaw ka kung saan ka nanggaling. Yun lang naman yun eh. Huwag mo nang hintayin na ibang tao magpaalala kung saan ka galing. Ang sakit nun, masasaktan ka lang. Kung ngayon, ang dami kumakalat social media kung saan ka galing. Dapat ikaw mismo, sarili mo, nagmuni-muni ka muna. Okay? Tigbangin mo lahat. Tigbangin mo. Oh, may mga dati pala akong kasama na naagrabyado ng ganito, may ganito. Eh, alam mo, simple-simple. Ilang tao ah, sipi mo ngayon oh, ang yaman mo, copings ka. Pero lahat yun, alam mo kung ano, tingin mo sa'yo. Lumitang tingin mo sa'yo. Lalo na sa mga senador, na hindi naman abogado. Bigla naging abogado. Aba, isipin mo, abolish mo yung NTT. Oh. Sige nga, pambihira kayo mga senador ngayon. Ang hiling nyo manitin, na manitin, wala titihan. Ha? Sipin mo yun. Tititihin mo ibang tao. Walang ganon. Guys, hanggang dito na lang muna yung video ko. Maraming salamat po sa inyo. Siguro, eto,